ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at sa kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba't uupo muna siya at tatantsahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakakita nito." Sasabihin nila, "Nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos." O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisa sa gupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagsundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi maaaring maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat sa kanya. May tatlong mahalagang katangian ang isang tunay na alagad ni Jesus. Una, sa buhay ng isang alagad, may kita ang tinatawag na letting go and holding on. Nangangahulugan ito ng kahandaan sa pagbitaw sa mga bagay na pinanghawakan upang ikapit ang kamay kay Jesus na siyang tunay na muog at sandigan ng buhay ng tao. Mahalaga ang pakikipagkaibigan at mahalaga rin naman ang ugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Subalit, sa antas ng pagpapahalaga, wala nang hihigit pa sa pakikipag-ugnayan ng isang alagad kay Jesus. Ikalawa, giving up and letting God. Tanda rin na kagandahang tumalikod maging sa mga material na yaman ng pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Nangahulugan ito ng pagpapaubaya ng buhay sa Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa mga taong sa kanya ay marunong magtiwala. Ikatlo, ang total dependence on God. Ang gawain ng paghahatid ng mabuting balita ay hindi lamang gawain ng tao. Higit sa lahat, gawain ito ng Diyos. At kasangkapan lamang ang tao. Hinihingi ni Jesus ang lubos na pagtitiwala sa kanya ng mga nagnanais sumunod sa kanya.